pinutusot naman yung puso mo. Ganun po ba yung nararamdaman nyo? Siya nga po. Kanina naman parang yung mensahe, parang ramdam na ramdam mo, parang nandoon ka sa eksena na nung si Kristo ay nakapako doon sa krus. Purihin ang Panginoon sa mga talento na pinagkakaloob ng Diyos sa ating lahat at gamitin natin to para sa kanyang karangalan. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, nakikita niyo po yung dalawang box, yung mission pledge. Konting instruction lang po para mamaya. Yung una pong offering natin, yung regular offering natin na kukunin ng mga ushers natin. Pagkatapos po noon, kung nakuha niyo po yung envelope, diyan niyo po ilalagay yung pledge niyo for 2014 and 15. Pero kung hindi niyo pa nabibigay yung last year tsaka yung 2013, 2014, hindi naman kayo pipigilan na ibigay pa rin yung mga, kung hindi niyo pa natutupad yung mga pangako. Tandaan po natin, pangako natin yan sa Panginoon. Kung ang Diyos, kapag nangako, tinutupad, yung kanyang mga anak din, marunong din tumupad sa kanyang pangako. Tama po ba? So kung hindi pa natin natutupad, tuparin muna natin yon bago tayo magmangako ng panibago. At ngayon po doon sa panibago, pwede po yan ngayon ibigay na kaagad-agad. Pwede naman throughout the year, from August hanggang next year, July 2015, bibigyan kayo ng pagkakataon na yung pangako ninyo ay mabigay nyo sa ating Panginoon. Saan po natin gagamitin yan? Para po sa misyon. Meron po tayong ipapatayo na Filipino Christian Church Center doon sa Lipa, San Benito, Lipa City po. So hopefully, within this year, maumpisahan po at medyo matagal-tagal yung bubunuin para matayo po yung sentro para magamit po hindi lamang ng natin kundi yung mga iba pang mga Kristiyano sa Pilipinas, magamit po nila yung sentro na yon para lalo po nilang linangin ang kanilang kaalaman at pananampalataya sa ating Panginoon. So clear po tayo sa gagawin natin mamaya. Puntahan po natin yung pag-aaral natin. Last week po, i-recap natin yung last week na sermon po natin. Ang topic po natin, on the road to servanthood, yung daan, patungo doon sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon, yung isang puso na maglilingkod sa ating Diyos. Apat na insight po yung binigay natin. Okay, ito po yung apat na insight na napag-aralan natin last week. First insight, serve for a higher purpose. Second insight, serve in spite of your situation. Third, serve with integrity. And fourth, serve to please God. Sinabi din natin na yung paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po yan natural sa atin. Kasi lahat po tayo, sanay na tayo po yung pinaglilingkuran. Sanay na tayo yung hindi masyadong pumipila. Gusto natin, nag-sit tayo ang pinaglilingkuran ng mga tao. At pinag-usapan din po natin, kung maglilingkod tayo, umpisahan natin sa ating mga tahanan. Kung meron mang nakikinabang ng klase ng paglilingkod, yun po yung ating mga sariling pamilya. At maging lifestyle po natin, yung paglilingkod. Kumbaga, hindi lamang pagkatapos na marinig natin yung sermon, tsaka lang tayo kikilos, tsaka lang po tayo gagawa, kundi maging bahagi po ng ating pang-araw-araw na buhay na humahanap tayo ng pagkakataon para maipaglingkod po natin yung sarili po natin. Hindi po ito part-time duty. Kailangan bahagi po ito ng araw-araw nating ginagawa. Fully committed po tayo sa bagay na ito. At dapat po, yung motibo natin hindi pansarili. So, sana po matandaan po natin yung apat na insight kasi daragdagan pa natin siya ng panibagong apat para lalo po natin mapagtibay yung daan na gustong tahakin ng Panginoon para sa atin. So, ang topic po natin tonight is on the road to servanthood, applying the attitude of a servant. Hindi lamang po tayo basta nakikinig, mga kapatid. Kailangan po meron ding application yung lahat kasi ano po yung saysay ng salita ng Panginoon kung hindi naman natin ito ay sinasabuhay? Ano po yung saysay ng ating pakikinig kung hindi naman po nakikita sa ating mga gawa? Ano naman po yung pakinabang ng mga tao na hindi nakapakinig ng mga salitang ito at hindi naman nila nakikuha mula sa atin yung benefit kung ano yung mga teachings, ano yung mga lesson na kailangan makuha nila sa atin. So, insight number 5 po.
serve with pure motives. Sabi po doon sa 1 Thessalonians 2:5, you know, we never use flattery, nor did we put on a mask to cover up greed. God is our witness. Sa verse 6, we were not looking for praise from people, not from you or anyone else. Even though as apostles of Christ, we could have asserted our authority. Kung makikita po natin, sabi niya dito, dininay niya yung pagsasalita na parang, minsan di ba, dinadaan tayo sa mabubulaklak na pananalita. Parang minsan dinadaan tayo doon sa mga bagay na magaganda para makakuha ng favorable impression mula sa atin. Para sa ganoon, mag-gain natin yung influence natin na pansarili. Minsan kasi parang nagbabalat kayo yung isang tao na parang tingin mo, kay bait-bait, tingin mo ba parang concern na concern sa'yo, pero ang mga susunod na mga bagay na gagawin niya, eh para pagsamantalahan ka sa iba't ibang mga kaparaanan. So makikita natin dito, may mga taong ganyan na nagbabait-baitan para makuha yung loob mo. Si Pablo, hindi siya ganon. Hindi niya kailangang gumamit ng mga mabubulaklak ng salita. Diretso siya, kung ano ang mensahe ng Panginoon, yun yung kanyang sinasabi. Ang pulpito hindi ginagamit para i-entertain ang tao. Ang pulpito hindi ginagamit para magpakita ng show, kundi ito ay ginagamit para ihayag kung ano ang mensahe ng Diyos sa mga tao. Kaya nga, ang tawag dito sermon eh. Di ba? Parang sinesermonan ka ng iyong mga magulang para ituwid yung ating mga buhay. Kaya tayo patuloy na nakikinig ng salita ng Panginoon kasi maraming dispalinghado sa ating mga pag-uugali. At kaya tayo nagpapatuloy kasi alam natin yung lakad natin hindi pa matuwid, hindi pa maayos. Kaya kailangan natin makinig na makinig dahil iyon ang tutulong sa atin para maunawaan natin talaga kung ano ang kalooban, ano ang paraan ng ating Panginoon. Hindi rin siya nagpipretend na mahirap. Ang sabi niya, nagtatrabaho siya araw at gabi at ginagawa niya yon para hindi rin kumuha ng simpatya. Minsan kasi parang nagpapakita ka na parang pagod na pagod ka, hirap na hirap ka sa ginagawa mo para makuha mo yung awa ng iyong kapwa. Siya hindi. Parang pinapakita niya na ito yung ginagawa namin, nagpapakahirap kami sa lahat ng ito. At wala kaming ibang iniintay na kapalit sa lahat na aming ginagawa. Diretso niya na sinasabi, hindi nyo kami kailangan suportahan. Hindi nyo kami kailangan bigyan ng ganito para tulungan sa ministeryo namin. Araw at gabi, nagpapagal kami, nagtatrabaho kami para hindi kami aasa sa inyo. Ganun yung tahasang paraan na ginagawa ni Pablo sa mga tao. Hindi para magpayaman sa ministeryo ng Panginoon. Bagamat, marami tayong nakikita na ginagamit ang gawain ng Diyos para magkamal ng kayamanan. Pero si Pablo, hindi niya ginawa yung kailanman. Kundi, ang nakita sa kanya, pinagpaguran niya lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Hindi siya humingi ng suporta, bagkus ginagamit pa siya ng Diyos para maging pagpapala sa ibang mga tao. Naniniwala po ako na siya pa yung tumutulong. Hindi lamang spiritual na bagay ang kanyang binibigay, tumutulong din siya sa kaparaanang pisikal at finansyal. Yun yung kaya niyang gawin kasi alam niya na ang pananagutan ng isang manggagawa ay hindi lamang umiikot sa mga spiritual na mga bagay. Mas madaling maintindihan. Sabi nga po doon sa talata sa Biblia na ano ba mas maganda? Yung sasabihin mo sa ano mo, sa kapatid mo na sige, ipagpe-pray kita. Yeah, parang may problema, okay kapatid, ipagpe-pray kita. Or yung kapatid, ipagpe-pray kita and at the same time, gagawa ka ng iyong kaparaanan sa biyaya ng Panginoon na ikaw din ang magiging kasagutan para sa panalangin ng kapatid mo. Kasi minsan parang lagi natin sinasabi, sige, I will pray for you, bro, sis. Pero minsan pala, ikaw na yung sinasabihan ng Diyos. Ikaw
ang tugon sa kanyang panalangin. But you keep on saying, I will pray for you, I will pray for you. Pero ang sinasabi na ng Diyos sa'yo, anak, hindi mo siya kailangan ipag-pray kasi ikaw yung sagot doon sa kanyang panalangin. Minsan kasi, sinasantabi natin yung pagkakataon na tayo yung maging katugunan ng pangangailangan ng ating mga kapwa. Hindi niya rin ginamit yung kanyang posisyon bilang apostol para makuha yung personal glory na minsan ang mga tao, sa totoo lang po, alam nyo, kapag matapos yung ano, siguro ganun din yung nararamdaman ng mga mahuhusay na singer, no? Kapag narinig niya na, sis, bro, ang galing ng kanta mo. Kahit na ayaw mo, misa po papasok sa utak mo na, ang galing ko nga. Umamin tayo. Aminin natin, no? Na misa nahihiya kang kunin yung karangalan, pero dumarating talaga sa pagkakataon na parang natutuwa ka. Na nasasabihan ka, magaling ka. Sino ba naman ang hindi matutuwa na nasasabihan ng husay mo, ang galing mo? Ganon din sa amin. Kapag kinakamayan kami, kapag pastor, salamat, na-bless ako sa ano mo, sa sermon mo. Ang sarap pakinggan, pero alam niyo po, minsan, ang kaaway, mabilis siyang kumilos. Paparamdam niya sa'yo, ang galing mo talaga, ang husay mo. Para nagkakaroon ka ng ego. Tumataas yung pride mo. Kaya, siguro, I suggest, kung nagagalingan kayo doon sa mga manggagawa natin, maganda naman sabihin talaga, pero alam nyo, mas nakakatulong na kamayan nyo na lang. Huwag na kayo magko-comment pa ng iba. Kasi alam nyo, nakakalaki ng ulo kahit ayaw nila. Totoo po yun. Ako, aaminin ko po sa inyo, kapag sinasabihan ako ng ganon, minsan biglang umakit sa ano mo, sa ulo mo, na magaling ka, mahusay ka. At hindi nakakatulong, kahit ayaw mo ang kaaway, ang bilis niyang mag-input para kunin mo yung karangalan na hindi naman para sa'yo. Ewan ko lang po, ako, personal ko po yun, inaamin ko po sa inyo, na kapag meron nagsasalita sa akin na ganyan, the more na parang dalawang bagay, nahihiya ako, kasi alam ko na every time natatayo ka dito, tama po yung sinabi ni Sister Reye, na kapag tumatayo ka dito, kahit gano'ng kakagaling, sa labas, kaya mong gawin yon. Na hindi ka na nag-iisip, sige, kanta, turo, present dito, present dyan, wala ka na iniisip. Pero kapag tumatayo ka, hindi kami natatakot sa harapan nyo. Hindi kami nagugulat sa presence ninyo. Alam nyo saan kami naliliit? Sa presence ng Diyos. Kasi alam namin, sa harapan niya, wala kami. At kung bakit lamang nakakatayo ang sino man, dahil lang sa biyaya ng Diyos. Saan ba namin pinagkukuha itong mga salitang ito? Inaral ba ito? Kahit ilang beses mong aralin yan, ilang beses nyo akong patayuin dito, iba't ibang salita pa rin ang lalabas sa bibig ko. Kanino nang galing yon? Sa akin ba? Hindi. Sa Diyos. Kaya asa lang talaga eh. Biyaya lang ng Panginoon. Aasa ka lang sa Kanya. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki. Aral ako. Pinag-aralan ko yan. Magaling ako. Hindi po eh. Si Pablo, yung motibo niya, very pure. Hindi niya iniisip, apostol ako. Marami kong karanasan sa paglilingkod na ito sa Panginoon. Hindi niya inaangkin ang anumang bagay na para talaga sa ating Diyos. So makikita natin, sa paglilingkod po natin, lahat ng karangalan para lang sa Panginoon. Lahat tayo, alipin ng Diyos, bagamat ang trato niya sa bawat isa sa atin, eh hindi bilang mga alipin, kundi bilang mga kaibigan, pero wag po natin aalisin sa ating mga puso, sa ating mga paglilingkod, na merong Diyos na makapangyarihang higit naman talaga kaysa sa atin. Magpailalim po tayo sa Kanya at gawin po natin ang lahat ng ginagawa natin na dalisay ang dahilan. Dalisay ang laman ng ating mga puso kung bakit natin ginagawa ang lahat ng to. At yung kagalakan ibibigay ng Panginoon. Ang sarap po na nakikita mo na binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Kasi nga, wala ka naman eh. Yeah? Wala ka naman talaga sa harapan ng Panginoon. We are all nothing. Pero bakit ka binibigyan ng gantong klaseng pribilehiyo?
Hindi ito obligasyon, hindi ito isang yung parang kailangan obligahin mo yung sarili mo. Pribilehiyo lagi ang maglingkod sa Panginoon. Pribilehiyo na tawagin ka ng Diyos, na kamanggagawa kita, anak. Ganun ang tingin ng Panginoon sa atin. Kung natutuwa tayo na office mate ko sa ganito, office mate ko sa ganyan eh. Tayo, co-worker ng isang dakila at makapangyarihan Diyos. Pang-anim, serve with love. Sabi sa verse 7 and 8, instead, we will like young children among you, just as a nursing mother cares for her children. So we cared for you. Because we love you so much, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Alam nyo, wala nang higit doon sa motibo o sa paraan ng paglilingkod na punong-puno ng pag-ibig. Dapat lahat ng ginagawa natin ang nagmo-motivate sa atin yung pag-ibig sa ating kapwa. Napakaganda ng kanyang illustration. Katulad ng isang ina. For sure, in general, hindi man siguro lahat, nakakaawa yung mga hindi nakadaan sa kalinga at pagmamahal ng isang ina. Pero doon sa nakaranas ng pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak, alam natin kung ano yon. Alam natin kung ganong kasarap magmahal ang isang ina. Alam natin na sa panahon na nagkakasakit tayo, anong klaseng pag-aalaga, anong klaseng pagpupuyat ang kanilang ginagawa. Hindi ko sinasabing hindi yan kayang gawin ng isang ama, pero ina lang yung kayang gawin ng isang ina sa kanyang anak. Napakasarap na bagay na yon. Hindi nyo malilimutan. Alam nyo, habang inaaral ko to, papunta ako dito, binalikan ko yung mga panahon na inaaruga ako ng aking nanay. Dahil ako po masakitin ako ng bata eh. Sa aming magkakapatid na apat, ako po yung parang kada buwan nilalagnat. Kasi may problema po ako sa tonsil ko. Lagi ako may tonsillitis, lagi maga. Yung aking ano, alam naman natin kapag ito si Lightis ka, ang lagnat mo, nagko-40. So, nung mga panahon namin, uso pa yon na nilalagyan ka ng tapal sa ano mo, sa noo mo, ng suka. Kahit amoy suka ka, pero ramdam mo na yung nanay mo, hindi natutulog, binabantayan yung init ng katawan mo, pabababain sa magitan ng suka. Ewan ko lang kung may gumagamit pa nun ngayon. Ganun yung klase ng pagmamahal ng ina. Na, talagang kakalimutan niya yung kanyang sarili, ibibigay lahat para alagaan ang bawat isa sa atin. Ganon yung klase ng pagmamahal na ginawa ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Katulad ng pag-aalaga ng isang ina. Napaka-gentle niya. Yeah? Kapag merong ginawang kasalanan ng isang anak, at alam niya yung kasalanan na yon ay hahantong sa pagpaparusa, ano gagawin niya? Lalapit siya sa nanay niya, hihingi ng saklolo para ang nanay ang humarap doon sa consequence na dapat para sa kanya. At tuwan-tuwa ang nanay na laging isineshare ang maraming bagay sa kanyang mga anak dahil napaka mahalaga sa kanya, napaka mahal niya ang kanyang anak. So makikita po natin na yung attitude ng pag-ibig, yung attitude ng pagmamahal, eh wag po nating kakaligtaan. Lahat tayo nakaranas nun. Kanina nga, doon sa mga kinanta natin, sa kinanta ng ating kapatid, klarong-klaro na napakalaki ng pag-ibig ng Diyos. Sagana, yung kanyang biyaya, doon pa nga lang sapat-sapat na eh, para yung puso mo i-consume ng Panginoon. Kumbaga, sinong puso na lang yung hindi madudurog kapag inaalala mo lagi yung klase ng pag-ibig ng Diyos sa'yo? Yeah? Parang, pag hindi mo pa na-realize yung klase ng pagmamahal na ginawa ng Panginoon sa'yo, ano ka na lang? Ano na lang nag-iintay sa'yo? Napaka-lawak ng pag-ibig niya sa atin. At every time, lalo na kapag titingin ka sa sarili mo, lalo ka nang diliit. Bakit? Ano ba nakita ng Diyos sa akin? Meron bang maganda sa buhay ko para ibigin ako ng Diyos? Meron bang
ibig-ibig sa buhay ko para mahalin at malasakitan, pag malasakitan niya ako ng ganito. Ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Ganun din ang pattern ng buhay ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Kung ano yung klase ng pagmamahal na natanggap ni Pablo mula sa Diyos, siya alam na alam niya kung gaano, sabi niya, he is the worst sinner. Siya ang pinakamasama sa lahat. Kaya alam na alam niya kung gaano kalaki yung biyaya ng Diyos. And at the same time, yan ang kanyang ginagamit. Every time na lalapit siya sa mga tao, every time na mangangaral siya, every time na magre-reach out siya, yung pag-ibig na yan ang daladala niya sa kanyang kapwa. At yan din po, mga kapatid, ang kailangan natin dalhin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Minsan parang hirap na hirap tayong tanggapin yung ating kapwa. Minsan tingin natin, napakatigas naman ng kukote nito, napakahirap naman paliwanagan ng taong ito. Pag nahihirapan kayo, isa lang ang gagawin nyo, tingnan nyo yung sarili nyo. Salamin lang, sinasalamin mo lang yung buhay mo dati. Kung paano naging matyaga ang Lord sa'yo, naging matyaga yung mga tao na dinala ka sa Panginoon, the same patience, yun yung kailangan nating gamitin para sa ating mga kapwa. Pampito, eto po yung may nabasa akong ganito, nakita ko tong picture nito. Sabi, God could have said some words to make the nails fall off the cross, but He did not. That is love. Pwede naman, di ba, mga kapatid, na habang nilalatigo siya, hindi niya maramdaman yung latigo. Habang pinapako siya doon sa krus, pwedeng hindi niya maramdaman yung sakit ng bawat pako. Pwede naman habang binubuhat niya yun, parang bumubuhat lang siya ng styrofoam. Pwede niyang gawin yun kasi Diyos siya. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya tayo dinaya nung sinabi niya, namatay ako para sa iyo. Hindi niya tayo dinaya nung sinabi niya, yung hirap na pinagdaanan ko, naranasan ko talaga. Ramdam na ramdam niya ang lahat ng yon. Kaya niyang gawin yon. Pwede habang pinapako siya, wala. Walang sakit na mararamdaman. Pero hindi ginawa yun ng Panginoon. Kasi mahal niya tayo. Ayaw niyang dayain yung klase ng pag-ibig na nais niyang iparating sa bawat isa sa atin. Alam nyo, true love, hindi pwedeng pekeen. Mararamdaman at mararamdaman kung plastic ang pag-ibig mo. Tanoy mo nga sa katabi mo, plastic ba ang pag-ibig mo sa akin? Ako, mas, yung mga magkakatabing mag-asawa, masamahin ito eh. Alam nyo, yung kapag totoo yung pag-ibig, ramdam yun eh. Tatagos yun eh. Pero yung pag-ibig na mababaw, na hindi sincere, mararamdaman din yun ng kapwa natin. Kaya kahit anong ngiti mo sa mga office mate mo na ibang lahi, ibang pananampalataya, meron sila. Kasi you are trying to be nice. No, you are trying to be Christian sa buhay nila. Hindi mo pwedeng pikein yon. Nararamdaman ng kapwa natin kung yung paglilingkod natin na may pag-ibig nanggagaling talaga mula sa ating mga puso. Insight number 7. Serve sacrificially and blamelessly. Sabi sa verse 9 and 10, surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We work night and day in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. You are witnesses, and so is God, of how holy, righteous, and blameless we were among you who believe. Pag sinabi natin, sakripisyo, ito yung klase na kailangan halos lahat ng mga tao sa ating mga paglilingkod. Ano yung kaya natin isakripisyo alang-alang sa pangalan ng paglilingkod? Sabi nga, ulitin ko lang, si Pablo, araw at gabi, nagtatrabaho siya, naglilingkod siya, ginagawa niya ang lahat ng mga bagay na yon. Yun yung klase ng kanyang attitude. Yun yung klase ng kanyang pagmamahal. Yun yung klase ng kanyang ginagawa para abutin yung mga tao. Alam ko, tandaan-tandaan niyo pa yung kwento ng mabuting Samaritano. No? Merong isang tao na ano siya,
ninakawan. At hindi lang siya basta ninakawan, binugbog pa siya. Nakahandusay sa daan. May tatlong klase ng tao na dumaan. Isang pare, isang levita, at isang Samaritano. Pinapalagay na yung taong yun ay isang Hudyo. So, kung pare ka at levita ka, kalahi mo yan. Pero yung isa, dinaanan lang siya. Yung isa, huminto naman, pero umalis din. Pero yung Samaritano, alam natin yung kanyang ginawa. At yung Samaritano at Hudyo, hindi yan nag-uusap. Yung Samaritano at Hudyo, merong bad blood sa kanila. No? Talagang masama. Magkatinginan sila, halos ano. Kasi maliit ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Kasi feeling nila, hindi kayo pure-blooded Jews. Kasi nalahian na kayo ng ibang lahi. Kaya low class na kayo. Wala na kayo, hindi na namin kayo kasangga. Hindi na tayo magkapareho. Mababang uri kayo. Ng pagkatao nyo, mababang uri. Ganon. Pero sino yung tumulong sa kanya? Isang mabuting Samaritano. Ano yung ginawa na mabuting Samaritano? Sinakripisyon niya yung kanyang oras. Ano ginawa niya? Huminto siya. Nagbigay siya ng first aid doon sa nakahandusay. So, merong panahon na inilaan siya para matulungan niya yung lalaki. Nagsakripisyo siya ng kanyang possession. Ano ginawa niya? Saan siya kumuha ng pantali? Saan siya kumuha para ilagay doon sa sugat ng lalaki? So may parte ng kanyang ari-arian o may parte ng kanyang damit na kailangan niyang pilasin at ilagay doon sa merong sakit. So yung possession niya, in a way, meron siyang ibinahagi. Sinakripisyo niya yung kanyang personal na transportasyon. Paano niya binuhat? No? Saan niya isinakay? So merong parte na inilagay niya yung lalaki para madala sa dapat niyang pagdalaan doon sa isang lugar na kung saan magagamot siya. Ibinahagi niya mismo yung kanyang personal na buhay. Sa anong paraan? Inalagaan niya, kinalinga niya yung tao. Sinakripisyo niya yung kanyang pera. Bakit? Nagbayad siya. Pagkatapos nagbayad, binigyan niya pa ng advance payment na kung meron pang kailangan dyan sa taong yan, eto yung karagdagang pera para matuloy yung lahat ng kailangan niya at tuluyan siyang gumaling. So ano makikita natin? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa paglilingkod natin sa ating kapwa, maraming sakripisyo. Kasama yung oras mo, kasama yung lakas mo, kasama yung possession mo, kasama yung pera mo, kasama buong buo sa'yo. So sa paglilingkod natin sa Panginoon, merong malaking malaking sakripisyo. At yun yung maganda, di ba? Pag nagbibigay ka sa Panginoon, dapat merong nawawala sa iyo. Hindi yung kaya mo siya pinaglilingkuran kasi may time ako, kasi wala na akong ginagawa, pwede na kitang bigyan ng panahon, Panginoon. Meron kang binibigay sa Panginoon, okay, eto, Lord, malaki na itong binigay ko sa iyo to. Natatandaan ko noong isang sermon ko na hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung binibigay mo. At tinitingnan ng Diyos kung ano yung naiiwan sa iyo. No? Parang baliktad eh. Hindi yung ibinigay mo sa kanya, kundi ano yung naiwan sa'yo? Bakit ganyan yung naiwan sa'yo? Bakit hindi mo naibigay lahat yan para sa akin? Kasi meron kang hinuhold para sa sarili mo. Tandaan natin, noong ang Diyos ang nagbigay, all out, 100% labas. E sa atin, 100% ba? Inilabas na ba natin lahat-lahat ng paglilingkod natin sa Panginoon? Inalabas na ba natin talaga lahat yung barahan natin? O ayan na, Panginoon, wala na natira para sa akin. Minsan kasi parang ang hirap para sa atin, lagi tayong naglalagay ng mga bagay na itinitira natin para sa atin. Alam nyo, iniintay yun ng Diyos. Hinaharap ng Diyos yun. Bakit anak, ano yung tinitira mo para sa iyo? Bakit mo yan tinitira? Bakit hindi mo yan binibigay sa akin? Kasi baka yun yung mga nag-hold sa buhay mo. So kailangan ibukas mo lahat-lahat para sa Panginoon at hindi ka magsisisi sa lahat ng gagawin mong paglilingkod sa ating Panginoon. Yung Samaritano, nagbigay siya ng impact doon sa lalaki. Hindi ko alam kung
Definitely, nalaman niya kung sino yung tumulong sa kanya. Definitely, yung pinagkatiwalaan niya na tao na mag-aalaga sa kanya, sinabi lahat-lahat ng kanyang pagpapagal. At alam ko yung taong yon sa kanyang buhay, dinala niya yung magandang bagay na ginawa ng kanyang kapwa, at for sure, yun din ang paraan na kanyang ginagawa doon sa mga tao ngayon na nakakaranas ng kabutihan niya. Tandaan natin, nagtrabaho ng todo si Pablo para hindi siya maging pabigat. At ginawa niyan para maging halimbawa siya sa kanyang mga kasama. So sa buhay natin, ginagawa natin to dahil gusto natin mag-set ng example. Kanino? Sa pamilya natin. Kanino? Sa mga office mate natin. Kanino? Sa mga kaibigan natin. Gawin natin ito kasi nakikita nila sa atin yung paraan ng tunay na paglilingkod. May tinatawag na Teflon Christian. Ano ibig sabihin ng Teflon Christian? Ano ba yung Teflon? No stick, di ba? Alam nyo, yung buhay natin dapat blameless. Wala naman sigurong blameless. Lahat naman tayo may kapintasan. Pero alam nyo, si Pablo, pwede niyang ipagmalaki. Suriin nyo ako. Parang gano'n eh. Pinapasuri niya yung sarili niya. Wala kayong maiipintas sa lahat ng pagpapagal na ginagawa ko. Tayo kaya? Kung patatayuin tayo isa't isa dyan, tatanungin natin, mga kapatid, may masasabi ba kayo dito sa taong ito? Siguro ang daming masasabi. Siguro manliliit ka. Tama na po, di ko na po kaya. Yeah? Pero si Pablo, malakas ang loob niya na sabihin sa mga tao na yung paglilingkod namin sa inyo, yung buhay namin, wala kayong masasabi. Yung mga ibang mga tao na naninira, lahat yun may masasabi. Pero kahit anong gawing paninira ng mga tao, Teflon. Bakit? Hindi nag-i-stick sa'yo. Ang Diyos ang mag-ano sa'yo, magsasalba sa'yo, ipapakita niya kung ano talaga yung laman ng puso mo. Kaya tayo, huwag tayo natatakot na may naninira sa atin. Kasi gawa lang yun ang mga kaaway kung alam mo sa sarili mo kung anong klase ng paglakad meron ka sa ating Panginoon. Wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba. Kaya mong humarap sa Diyos, sa mga tao. At kahit ano pang paninirang ibigay nila sa iyo, alam mo kung sino ang kasangga mo. Alam mo sino din na magtatanggol sa iyo. At yung lahat ng paninira, babalik sa kanila yon, at ikaw, lilinisin ka ng Panginoon, itatayo ka ng Panginoon ng walang dungis. So makita natin sa buhay natin na yung mga akusasyon, puro akusasyon lang ng kaaway at walang katotohanan. Sana sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, eh makita yung isang buhay na walang itinatago, isang buhay na lantad sa ating Panginoon, at handa tayong magpasuri. Lastly, serve to nurture. Mga kapatid, ito yung maganda kay Pablo eh. Very ano siya eh, balance. Kung merong nanay na binigay siyang halimbawa, dito naman, ama yung kanyang halimbawa. Verse 11 and 12. For you know that we deal with each of you as a father deals with his own children, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God, who calls you into his kingdom and glory. May mga bagay na hindi kayang gawin ng isang ina. At ang makagawa noon, yung isang ama. And at the same manner, ganun din. May mga bagay na hindi kayang gawin ng ama at ang ina lang ang makakagawa. Pero sa pagkakataon ito, yung isang buhay na talagang makikita natin na kung paano niya dinideal yung mga taga-Tesalonica, eh yung dealing na katulad ng isang ama, ine-encourage niya na gamitin yung buhay ng isang tao sa kanyang full potential. Yun ang gusto ng Panginoon. Na yung mga mag-ama natin, makikita natin na ano, talagang sasabihin, ipupush tayo. Kaya mo yan, anak. Diba? Yung mga nanay sasabihin, eh baka hindi niya kaya. Pero ang sasabihin naman, hindi, kaya yan ang anak mo. Tama ba? Yung mga nanay, merong takot eh. Kasi, syempre nga, very tender, loving care yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Pero yung tatay ang magpupush, hindi, kaya yan ang anak mo. Hindi, kaya yung magganto, magganyan. Alam niyo, may story ako na yung anak ko, nag-college, first time malalayo sa, wala na ako sa bahay, tapos malalayo pa yung anak kong lalaki sa kanyang mami, dalawa lang po yung anak ko. At sabi namin, mag-dorm na lang siya. Ayaw ng mami.
Hahanap daw ng driver para ipagda-drive. Eh, yun ako ang schedule panghapon. Hanggang gabi. So, mahirap. Parang hindi pwede talaga. So, nagkasundo, magdo-dorm. So, parang nung umpisa, sabi ko, kaya niya, mahayaan mo siya mag-commute. Kung ako nga, layo-layo ng school ko dati, nagagawa ko, yan pa kaya. Siya, hindi. Eh, ikaw, hindi mo iniisip, baka magkaganto, ganyan, ganyan. Alam, lalo na sa Manila, alam mo. Yan. Pero ako, pinupush ko, hindi, kaya niya yan. Kasi alam ko na nakakatulong yon para maging responsable yung tao, matuto siya sa kanyang sarili. Kasi hindi nga marunong mag-commute eh. So, yun na yung pagkakataon niya, na makakapag-commute siya, makakasakay siya ng MRT, makakasakay siya ng jeep. So, hayaan mo na ma-experience niya yung lahat na yon. Pero yung nanay, kasabihin, hindi, ayoko. Alam ko, kilala ko yung anak ko, kaya niya yan, pero hindi ko kaya yung safety na nakapaligid sa kanya. No? Pero yung ama, ine-encourage. So, makikita natin, ganun yung ginagawa ni Pablo, na siya yung tumutulong para ma-build up yung tapang, yung lakas ng loob ng mga tao na kanyang pinaglilingkuran. So makikita po natin na sa buhay natin ito, ito po yung challenge sa bawat isa sa atin. Alam nyo, paano nagawan lahat ni Pablo yung walong insight na yan? 3 weeks niya lang nakasama yung mga taga-Tesalonica. 3 linggo lang, ganito na siyang magmahal. 3 linggo lang, ganito na yung puso niya doon sa mga tao. Alam niya, wala po sa haba yun eh. Kundi, kung ano talaga yung laman ng puso mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit isang araw mo pa lamang nakikita yung tao, kung alam mo na ikaw ang nilalagay ng Diyos para ipakita sa kanya yung pag-ibig ng Diyos, kaya mong ibuhos sa kanya yung tunay na pagmamahal, pagmamalasakit at paglilingkod. Yun po yung i-challenge natin, sarili natin. Hindi natin kailangan na mahabang panahon para ipakita yung paraan ng ating paglilingkod. Kung sincere po tayo at ginagamit natin yung pagkakataon para makapaglingkod sa ating Diyos, wala po sa haba, wala po sa lalim, kundi gamitin mo ang buhay mo para magbigay ka ng karangalan sa ating Panginoon. Ano nangyari sa mga taga-Tesalonica? In 3 weeks time, they became converts. In three weeks time, ginaya nila si Pablo. In 3 weeks time, ginaya nila ang ating Panginoong Jesus. In 3 weeks time, naging modelo yung buhay ni Pablo at mga alagad para sa kanila. In 3 weeks time, sila na nagiging bahagi at sila man naging modelo na sa iba pang mga mananampalataya. Bakit? Merong isang Pablo na nagmahal ng totoo, nagmalasakit, ipinaglingkod ang sarili na hindi iniisip ang kanyang sarili kundi ang magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Ang tanong ngayon sa atin, mga kapatid, maglilingkod ka na ba? O gusto mo ikaw pa rin ang magpaglingkuran magpahanggang ngayon? Choice mo yun. Kung habang panahon gusto mo, ikaw ang pinagsiserban, mas masarap, mas masaya, mas challenging, mas fulfilling na ipinaglilingkod mo ang sarili mo sa ating Panginoon. At last, the greater the level of your service to others, the greater the level of your impact on others. Habang lumalaki ang ating paglilingkod sa ating kapwa, lumalaki din at lumalawak ang impact mo sa kanyang buhay. So oras pong ito ng ating Lord's Table, yun po yung isang bagay na isipin natin. Panginoon, ano ba? Habang panahon na lang ba? Paglilingkuran ako, samantalang ibinibigay mo sa akin, Panginoon, ang pagkakataon na maglingkod. Magandang gabi po at pagpalain tayo ng ating Panginoon.